Yan, makakausap natin siyempre ang isang law expert na si Attorney Mark Tolentino. Ayan, dahil ito sa, sabihin na natin yung name ng show, it's showtime, iimbestigahan ng MTRCB. Magandang hapon po! Hey, good afternoon po, Miss Felita and si Kuya Angelo. Yung kaibigan po nito, si Kuya Mark Tolentino. Hello, Kuya Mark. Ano ba tatawag ko sa'yo? Attorney si Kuya? Attorney Kuya? Yun ang tawag sa akin. Kuya Mark talaga sa mga show natin. So, ah, Kuya. Legal minds, Kuya Mark. Okay, sige. Kuya. Pinoy Legal Minds. Pinoy Legal Minds. So, syempre, talaga kakausapin natin. Dahil legal mind talaga si attorney. Ano? Okay, attorney. This is something kasi na it's more than the personalities and the show itself. Maganda kasi maintindihan ng mga tao yung power of MTRCB sa mga nilalabas sa television, di ho ba? Kasi kaya marami nagre-react. Yes, kaya marami pong nagre-react. Aminin na natin kasi nung naglabas sila ng ganto na nagpapatawag sila or ng producers, tas explain ninyo, nagturuan lang ngayon, ba't yung dati may ginawang ganto, ito, ganito, ito, ganyan. So, attorney, ano ba talaga ang dapat nating inaasahan sa mandato ng MTRCB? Ang MTRCB kasi, sila ang mag-regulate sa yung mga movies, mga television, mga sinihan. Sila ang may... Naku, naghahang yata si attorney. Power to regulate na sa mag-gawa ng classification. Gagawa ng classification. So, ang gagawin natin sa classification, for example, in this case, may standard ang MTRCB. One of the standard ng MTRCB yung tinatawag na contemporary Filipino cultural values. Yun dapat tama. Ang susundin. Mm-mm. So, contemporary Filipino cultural values. Ibig sabihin, may power ang MTRCB to approve, disapprove, or delete certain portion ng movies, mga tinatawag na noontime show. Mm-mm. If for example, if it is indecent, immoral, it affects the image of the Philippines or maka-epekto as a whole sa mga televiewers nila. Mm-hmm. So, may power ang MTRCB with respect to that. Mm-hmm. Okay, now, sinasabi, okay, focus na lang ko tayo dito sa tinatawag ng MTRCB, no? Kasi yung mga ibang tinuturo nila, iba yon. Ito muna tayo. Yung tungkol sa leaking of the icing ng cake. No? So, ngayon... Tama. Oo. So, dun po sa ganong klaseng portion, malaki ho bang factor na aside from the ginawang gesture na yon is because of the segment ng Isip Bata? Because kanina, na-mention yon yung about kultura ng Pilipino, tapos mga nakalagay din po doon regarding kids, no, yung protection ng kids. So, tinamaan ho ba, attorney? Ang problema kasi diyan, Miss Felita, yung segment na yan, may mga kasamang mga bata. Yes, yun nga. First foul yan. May kasamang mga bata. And second, it is a noontime live show. Yes. Live yan. Hindi na naman yan taping na pwede i-edit. Mm-mm. In this case, this is a live show that anybody can watch. Noon time yan, show na anybody can watch. So, ibig sabihin, kasi anybody can watch that show, so, pwede talaga na maapektuhan yung psychological and emotional development ng isang bata. Mm-mm. Don't forget, MTRCB, ang hindi pa naman sila sinasabi na immoral yung ginagawa nila. Mm-mm. Binigyan pa rin sila ng pagkakataon to explain. That's why may notice sila from the MTRCB to explain under oath kung ano yung nangyari on that segment. Bakit may cake na pinapakain using the finger, may kasamang mga bata, then parang iba ang dating sa mga kabataan. Kasi don't forget, iba kasing show na yan. Hindi naman yan gabi na show, hindi naman yan yung midnight show. It is a noontime show na general patronage. O general patronage kasi, kailangan talaga na mag-ingat yung mga artista, mga performer, lalo na that show is a live noontime show. Yes. So, hindi lang siya violation ng MTRCB. Kasi ang MTRCB kasi, Ms. Felita, may penalty dyan. Kung hindi lang yan pwede matanggalan, masuspend or ma-terminate yung show, may criminal aspect pa. Ang criminal aspect, pwede makulong 3 months up to 1 year na kulong, plus may tinatawag pa na 100,000 na fine.
Plus, kung bata pa, possible may criminal case pa dyan, yung tinatawag na child abuse. Child abuse, yes. Child abuse. Oh. Kasi nga, yung ginagawa nila, may katabing bata, gumagawa sila ng pagpas. Yeah. It really affects the child. And don't forget, ang child, ang bata kasi nakatabi dyan, anybody can file a case. Hindi naman kailangan ang parents na mag-file ng kaso. Mm-hmm. Pwede, anybody can file a case because child abuse law is a public crime. Mm-hmm. Pag public crime kasi, anybody can file a case. Yeah, yeah. So malaking factor ho, no? Malaking factor talaga, aside from the act na ginawa, is because of the segment na isip bata is a segment for kids, eh, di ho ba? So malaking factor, yeah, yun mismo. Plus yung sinasabi nyo nga, the airtime. Kaya may tinatag na late night, di ho ba? Malaking difference. Oh, late night. Oo, malaking difference iba kasi, talaga. Mm-mm. Iba kasi, oh, na nag-ano-ano, napuputol-putol si attorney. Ang late dance. Oh, so ibang issue yan. So in this case, hindi lang siya gabi, this is a noontime show and segment ng mga kabataan, but may halong kabastusan. Yes. I'm not saying na basto sila, but kailangan pa kasi we have to give them the benefit of the doubt pursuant sa due process clause ng ating sarigang batas. So pursuant to due process clause, yes, bigyan natin siya dapat ng pagkakataon to explain. Uh-huh. But kung hindi nila ma-justify yung ginagawa nila, hindi naman pwede na excuse nila joke lang. Yes, it's a comedy joke. But don't forget, mag-joke sila, iba yung joke na walang kamata, walang mga bata na kasama, musmus na mga bata. Iba naman yung joke na mga adult ang kasama. Uh-oh. Iba yun. Uh-oh. So pag mag-joke ka at kasama yung mga kabataan, it really affects the psychological and the emotional development of the child. And this is not a event sa isang lugar lang. This is a live TV, yes, show, yes, na anybody can watch. That's true. Anybody can watch. Mm-mm. Don't forget, ang freedom of press, freedom of expression is not absolute. Absolute, yes. May certain regulation, may certain limitation. Mm-mm. Yes, you have the right to express, right to art, right to literature. Walang problema po yan. Mm-mm. As long as hindi siya maka-epekto sa mga televiewers ninyo, lalo na pag bata ang mga nanood at mga kasama sa scene yan, mga kabataan. Hindi lang ordinaryong kabataan, very minor pa, mga 6 years old, 7 years old, 8 years old, even 9 years old. Segment talaga ho nila yun. Segment mismo nung segment yun. So, iba yun. So, I don't know paano nila explain yun. Kasi pag sabihin nila joke lang, kahit joke yun. Oo. Napuputol-putol kasi yung audio. Pero tatanong ko lang, attorney, no? Yes. 6 years old, 7 years old. Correct. Yes, yes. Okay, attorney, you're still there ba? Kasi sumasabit sa bituya yata yung ating internet dyan. Okay, anyway, itutuloy ka lang ho yung question ko na this is not the first time kasi, attorney, that the show ay napapatawag or pinapa-explain, no? Actually, it happened before when there's a guest na actually may sinabi siya tungkol sa mga guro, actually po na-suspend yung show. I guess umabot ng 2 weeks yon na suspension. Dahil din sa may nasabi tungkol sa mga guro, tapos nakakuha sila apparently ng TRO, eh, no? Kaya nag-air ulit. So that's one. And then recently din ho na nabigyan din sila ng parang ano eh, ng note yata o ng ano ng MTRCB again about pananamit. Because mayroong guest doon na medyo nagkaroon ng revealing something because medyo sinasabi nila explanation eh nagkaroon ng ano to ng yung sa damit ba ano pa tawag diyan yung wardrobe pagkukulang sa wardrobe parang ganon. So that's just recent and then there's another one now. Attorney, nagbabari ba kung medyo this is not the first time it happened na napatawag sila, meron ho bang ganon? First time maybe bigyan lang ng warning. Ayun, wardrobe malfunction is the term. Malfunction. So, yes. So nagkaroon na naman sila. Warning lang. Mm-mm. Kung first time lang, pwedeng warning. Yeah. Pag second time, pwedeng suspension. Mm-mm. Pag third time or more, baka suspension
Suspension, ano mas mahaba? Uli, pag sumubra na, pwedeng termination. Oo. Pwedeng termination na yun. So, yes, that because is this is not the first time na napunan na sila ng MTRCB, sir. So, yun yung sasabi ko, does it worry? Meron bang weight yun? Yes, yes, yes. Merong weight yun. Eh, kasama yun sa, kasama yun na i-evaluate sa MTRCB, yung history nila sa pag-violate ng rules and regulation ng MTRCB. Ayun, okay. Alipat ko muna kay Partner Angelo. Partner! Attorney Kuya, magandang hapon po. Okay. After the fact, ang parang gusto, parang nakikita kong i-invoke nila, tapos na, eh bakit, sa bagay, live show nga po ito, attorney, di ba? Pero may effect ba yan na sasabihin ng MTRCB out of motu proprio ay nag-initiate sila ng investigasyon dito sa medyo indecent gesture nila Vice Ganda? Hindi motu proprio ang ginagawa ng MTRCB. Maraming complainant ang nag-file. Maraming complainant ang nag-file laban sa show na yan. Pero hindi pa naman sila suspende ng MTRCB. Binigyan pa rin sila ng pagkakataon to explain bakit nila ginawa yon. May intention ba yan na magbastos? Natural ba yan na ginagawa nila or hindi? Kasi kung maybe by accident nangyari yon, kasi kung joke ang sabihin lang na depensa, joke lang yon or biro lang, hindi yan pwedeng lusot ang biro. In the very first place, hindi naman yan masasabi na joke kung kasama mo ang mga bata na musmus, 7 years old, 8 years old, 9 years old, tapos may kabastusan kang ginagawa. Iba kasi ang kasama mo, mga adult na kasama mo, iba ang sitwasyon pag yung event na yan, posibleng paggabi, pwede yun. But this is a live noontime show. Live noontime show, iba sa mga taping. Yung taping kasi pwede pang i-edit. But in this case, this is a live noontime pa show na pwede ang mga kabataan, lalo na yung mga 6 years old, 7 years old, 8 or even 9 to 10 pwedeng panood. Halimbawa, maglabas ng verdict ang MTRCB, ito lang ba mga personalidad ang ipo-focus sa disciplinary or parang i-revoke yung kanilang right to air, o yung mismong producer, director, ganun, damay lahat, damay? Posibleng damay yan on the ground of worthlessness. Kasi assuming na, pero normally damay talaga yung mga gumagawa. Yung dalawang gumagawa ng mga kahalayan o kabastusan, kabastos man yon, damay talaga yon. Yung mga producer, pwedeng damay kung binigyan nila ng full authority yung dalawang artista na gumagawa ng kabastusan. Pero kung wala namang authority sa kanila yon, ang depensa nila sabihin na walang authority sa kanila yon, ginagawa lang nila yun, yung mga artista gumagawa lang na walang authority sa producer, baka makalusot ang producer. Pero yung producer kasi may tinatawag na command responsibility. So depende na yan sa MTRCB paano nila pag-aralan yung merits of the case. Invoke ng mga respondents na masyado ng sabi, modern age na tayo, bakit masyado kayong sensitive sa gano'n? Nagli-leak lang naman ang icing ng cake. Walang problema mag-leak ng icing kung kasama si Kuya Angelo at saka si Miss Pilita. Walang problema kung yun ang kasama. Pero pag ang kasama, mga bata na 6 years old, 7 years old, 8 years old, na parang hindi lang kasi nag-leak ng icing eh. May sexual act na nangyari. Besides the mga kabataan. So, yun ang problema. Then, live show yan, noontime show ba? So, iba yun kasi pag, example, nag-leak ng icing si Vice Ganda. Nag-leak siya ng icing gamit ang kamay ng lalaki na yun. Ang kasama, si Miss Pilita at saka si Mr. Angelo.
Di ba, maybe pwede ko secure kasi we are all adult. Oh. Pero pagkasama mga kabataan, 8 years old, 7 years old, ibang usapan yan. Naka-broadcast, sir. Iba yun kasi sa private, no? Naka-broadcast. Iba yun. May responsibility ang broadcast. Yes, you have the right, yung tinatawag na right sa art, literature, freedom of expression. Right mo yan bilang isang Filipino. But kahit na may right ka, you still have the responsibility. Mm-mm. And one of the responsibility is dapat ayusin mo yung ginagawa mo na hindi maka-epekto sa mga kabataan, lalo na yung mga viewers, mga televiewers. Ngayon, attorney, right. No, kasi sa MTRCB, pag board, kasi dati nag-ano ako dyan eh, parang isa ako sa nag-check-check, then may ID yan, then you can go to the ano, nagre-report kayo. Okay, ang board kasi ang magde-decide whether or not natingin nila ito ba ay talaga bang may indecent act na nangyari, meron bang maling ginawa. Ngayon, tatanong ko, attorney, what if the board suddenly said na it's all right, it's okay? Ano ang magiging labas noon sa atin? Sa ating telebisyon ngayon ng mga live broadcast, ng mga noontime show, sa mga may batang segments, when the MTRCB will suddenly say, sinasabi ko lang, if nasasabi nila, ay, okay lang yun, what does it mean to us? May chilling effect yun. Chilling effect? Posible, baka gayahin yung mga kabastusan. Chilling effect yun sa lahat po ng mga ibig sabihin, mga show. So, ibig ko ba sabihin, attorney, that the MTRCB's decision here is crucial to what the society and the viewers will get later on when it comes to shows, right? Kasi kung sabihin ng MTRCB na tama yung okay lang yun. Okay lang yun kasi part yun ng art, part yun ng literature. Apo kagayahin ng ibang mga TV show. Anong gagawin nila later on, right? Nagsama sa mga kabataan, mag-leak din sila ng ice cream. Dinaisi ka, ice cream. Alam nyo, nako, ito lang kasi, diba? Pasensya na po. Pasensya na po, iba ang tinikman mo lang yung icing. Ang sarap. Iba yung nako naman, manood naman. Pag pinanood mo naman talaga, huwag tayo magbulahan. The point na kinikilig-kilig yung kapartner, ba't kinikilig kung tinikman lang yung icing, ba't may kilig factor, hindi ba? The reaction itself of the people there, alam mo na matters more than just tasting that icing. Alam naman sa akin, yung magkilig-kilig, walang problema magkilig-kilig ka dyan habang kumakain ka ng ice cream. Walang problema yan. Pero iba. Ang problema kasi, noontime show. Kaya ang nga. Ang problema kasi, kasama ang mga bata. Oo. So the point okay na magkilig-kilig ka dyan, ako, kasama mo Miss Pilita, kasama si Kuya Angelo, tayong tatlo, magkumain ng ice cream, kumikilig-kilig tayo, walang problema yan. Diba? Because we are all adults. Oo. Diba? Exploiting a senior. Meron kung ano dito. Meron nung nagtatanong, sir, no, attorney. Ito nga yung sinasabi ko na medyo nagkakaturuan na rin sa mga ibang shows. Kasi merong mga Lala, no, who is the head of the MTRCB, is the chairman, and who's the daughter of Senator Tito Soto, ex-senator. How about yung kiss na smack mismo sa ibang live noontime shows, kasama po ba yun? Pero wala namang bata sa kanilang set. Example na Lubitaw sa Itbulaga noon, Tito Sen and wife, that's sa Helen Gaboa, kissed. Sabi niya. Tapos, two men kissed also, guest ng show. May ganon. Ayun. So, papaano ba daw yun? Okay, punta muna tayo sa ginawang smack ni Tito Sen at nung kanyang long, syempre matagal na asawa na si Helen Gamboa, nag-smack po sila. I think ito yung anniversary nila, something like that. So, ano ho ang basta, yung iba kasi yung expressing love, expressing your respect, trust, and your love to your wife. Iba yun sa mga may mga sexual na advances na nangyayari. Iba yun. Oh, that's a good point. Don't forget, ang MTRCB may standard na sinusunod.
ang sinusunod ng MTRCB, Contemporary Filipino Culture Values. Cultural Values. Contemporary Filipino Cultural Values. Yun ang standard ng MTRCB. So yung mga SMAC, mga ganyan na wala namang kamastusan, iba kasi pag nag-SMAC kayo, para sa akin, normal naman yan kasi we are in a modern SMAC, may kunting nakita sila sa friend niya, nagyakapan sila, that's part of art. But pag iba na, yung pakasama mo bata, tapos may mga kilig-kilig pa, iba eh. That's why function kasi yan ng MTRCB na mag-classify if yung action na yan, is it indecent? Is it immoral? Or is it normal lang? Or pursuant sa contemporary Filipino cultural values? So yun ang role talaga ng MTRCB to classify whether or not such act is kabastusan, kababuyan, or it is just a normal act bilang isang Filipino. So parang baga, pwede pa ngang nakaka-inspire yon sa iba na mag-asawa na umabot silang ganong katagal and they're very sweet to each other, hindi ba? Sa age ni Tito Senza ka ni Helen Gamboa na umabot ka ng ganong katagal and they've been loyal to each other and you know, nakaka-inspire pa yon sa marriage, which is the Filipino culture that we're talking about, hindi ba? So siguro ganun yung medyo difference. Okay. So tama. Ganun po. So ito nga meron pa na meron daw na guest ng isang show. Well, hindi in-specify ko ano, two men kissed also. Hindi ko lang alam kiss, ano ba sa lips ba? Ano yung mga beso ba ng lalaki na nagjo-joke sila? Hindi po kumpleto. Mga beso-beso para sa atin normal lang 'yan, but hindi, not to the extent na encouraged ng sexual act. Gusto silang mga ganun, mayroon naman tayo mga R18. Doon nila gawin sa R18 na mga classification. Movie. So, R18. Kaya tanong gawin na doon. Okay. Oh, walang problema yan. Pero if it is a general patronage na mga sinihan, general patronage na mga TV show, iba yon. Iba yon sa naghalikan kayo dyan in an R18 movie kesa naghalikan kayo dyan in a general patronage na isang na TV show. Iba yun. Kung naghalikan kayo, may sexual act kayong ginagawa, if it is an R18 movie, maybe that's normal, that's okay. But iba pa ginagawa mo activity na in a general patronage na show, lalo na pag doon tayong show, and kasama pa ang mga kabataan. Oo. Correct. Tama. So, in other words, attorney, napakalaking factor ng desisyon na gagawin ng MTRCB dito kasi yung kahihinatnan ng mga pinapanood ng mga kabataan sa ganung oras ay pwedeng magpatuloy o maalagaan, di ho ba? So, it's a big factor. They will decide. May obligation kasi ang MTRCB to avoid yung tinatawag na air. May dalawa kasing pollution ang mangyari. May yung air pollution na masinghok natin sa daan, air pollution yan. May air pollution din sa on-air. Sa on-air. Binobroadcast. TV, sa mga radio. Yun, kasama din na dapat bantayan ng MTRCB. So yun ang role ng MTRCB. Yung mga pollution sa internet, pollution sa kahanginan, pollution sa television, kailangan niyang ibantayan yan kasi depende kasi yan sa mga televiewers. That's why ang role ng MTRCB is to classify anong klaseng show yan. Pwede ba yan pang bata? Pwede ba yan sa PG-13? Kung 13 years old ka na, pwede ka nang manood dyan. Pag 18 ka na, pwede ka nang manood dito. So yun ang role talaga ng MTRCB. Kung sabihin nila, kung yung ginagawa nila, si Vice, ganda, kung ginagawa nila yun in an R18 movie, walang problema yan because it's an kasi R18 movie. Kasi R18 yun, oo. Oh, pero pag ginagawa nila in a PG, general patronage, noon time show, doon nagka-problema. Lalo na, noon time show, lalo na, na may kasama silang mga bata na 6, 7, or 8 years old. Tsaka parang ano, no, dapat titingnan siguro dyan, anong relevance nung ginawa nila dun sa segment na yun? May relevance ba
yung ginawa niya. Oh, kailangan ba? I think that's one factor. May moral lesson bang makukuha ang mga kabataan sa pag-click nila ng bakit kasi? Bakit importante gawin nila yun? Yung ganun, minsan di ba ganun yun? Yung hindi kailangan kasi namin gawin kasi yung segment party, namin party, ay ganito. Sasabihin nila may cake eh. Parang ganyan. So, kailangan titingnan dyan, mahalaga ba yung ginawa nila doon sa segment na yun? Di ba? So, yun ang dapat nilang paghandaan kasi binigyan sila ng pagkakataon ng MTRC dito explain. Kung sabihin nila sa explanation, joke lang, hindi sila makalusot kasi may mga kabataan. Ah, okay. Kung sabihin nila na walang intensyon silang ginagawa, hindi rin pwedeng masabing walang intensyon. Kasi, don't forget, if you are a TV personality, you also have a responsibility. One of the responsibility na kailangan yung ginagawa mo should not affect your audience, lalo na pag mga kabataan. So, I don't know kung ano yata ano yung magiging paano kung sabihin ng attorney, ang palusot nila ay couple sila, nagpakasal sila sa Las Vegas. So, wala problema. Wala namang bawal sa umibig ka diyan. Kung umibig silang dalawa, walang problema yan. Kahit anong gawin nila, express your love. Kasi hindi naman bawal ang umibig. Ang problema kasi dyan, doon sa segment ng mga kabataan. Yun lang. Yun lang. Oh. Kung nagmahalan sila, okay, walang problema. Hindi naman bawal umibig sa isa't isa. Walang problema yan. Kung if they want to express their love, their emotion, walang problema yan. Huwag lang doon sa segment ng mga kabataan, na isip bata na designed yun sa mga kabataan, huwag lang doon sa noontime show that really affects the development ng mga kabataan kasi may access ng mga kabataan in a noontime show i-compared mo sa isang R18 movie or PG-13 na mga movies. Alright. Okay, so, well said. Maraming salamat. Abangan natin mga people, ano na nga ba? Kasi medyo tagal din natahimik tong MTRCB. Inahanap-hanap na rin sila ng marami. Nagiging controversial yan, partner, Pilita. Yes. Doon sa Barbie movie, di ba may mga senador na nag-express ng disgust kung bakit inapprove ng MTRCB yung segment na pinapalabas yung 9 dash line ng China. Parang pinopromote pa yung claim ng China sa West Philippine Sea. Pero I think MTRCB must... Kasi nauna yung parang kasi ang ano ng mga tao diyan is kung wala pa nagko-complain hindi niyo makikita eh. So parang ang nangyayari yung nagbabantay dapat nauuna. So ang nangyayari proactive. Ang nangyayari parang nakaghihintay sila okay may nag-complain kasi okay madami. That's the time that they will move. Their mandate sila mag-regulate sila taga-banda. Initial reaction akala kasi motopropio yan. Yung act ng MTRCB. Yes. Hindi katulad right. So, before. May mga complainan. Yes. By the way, may nagpa-shoutout sa aming mga kaibigan natin sa DICT. Si Director Rich Gaudan. Hello. Ng DICT na nagpa-shoutout. Hi. DICT, hi. Nako. Sa kayo, Direct. Okay. At dahil dyan, maraming salamat, Kuya Attorney. Salamat, Attorney Kuya Mark. Kuya Mark. And for more legal advice, manood po kayo every Saturday sa Pinoy Legal Minds. 6:30 ng umaga, 7:30 ng umaga. Sama natin dyan si MJ Mondihar, si Congresswoman Migs Nograles. Ito yung kaibigan ninyo, si Kuya Mark. Si Kuya Mark, kapag may tatanong kami mga legal, tawagan ka namin, ha? Kasi sabi mo pwede. Okay, sige. Thank you very much, Kuya Attorney Mark.